Hello everyone, I am Dr. Dalvie, your friendly doctor to the barrio and scholarships aficionado. Gusto ba bang mag-medicine pero kapos sa budget? Do not lose hope because ituturo ko na sa inyo ang 3 easy steps kung paano mag-apply for the DOH scholarship. Yes, 3 easy steps sa sobrang dali, mas madali pang gawin kaysa sa iwanan ng jowa mong niloloko ka lang. Easy step number 1, apply to DOH Partner Medical School. So you heard it right, kailangan mag-apply muna kayo sa isa sa mga DOH Partner Medical Schools. Well actually, hindi naman kailangan isa lang. Basta ang point, to be able to be eligible for the DOH Scholarship, kailangan natanggap ka na muna sa isa sa mga DOH Partner Medical Schools. So, for example, college ka na, nag-NMAT ka na, diba? So mag-a-apply ka na ngayon sa mga medical schools. Para ma-avail mo ang DOH scholarship, kailangan mag-apply ka sa at least isa sa mga DOH partner medical schools. There are 13 DOH partner medical schools. Para malaman nyo kung ano sila, dinidetail ko sila sa isa sa aking vlog. I'll be including a link to my vlog at the end of this video. So, i-click nyo na lang yun, okay? Para hindi na kayo mahirapan. Oh yes! Alam ko tinatamad na kayo mag-search, so click na lang, okay? Okay. Pag natanggap na kayo doon sa DOH Partner Medical School, well, tapos yun na ang easy step number 1. Wow! Diba? Napakadali lang naman nun. Easy step number 2. Prepare all the documents. Ibibigay ko sa inyo ang minimum requirements para mag-apply for the DOH scholarship. I say minimum requirements kasi minsan mayroong mga dinadagdag na documents na required ang DOH Partner Medical School. So here are the documents. You need a proof of Filipino citizenship. So paano ba? Kailangan mo ba magpa-DNA test? Kailangan mo bang ipakita ang iyong dugo, blood test? Wala pong ganun. Simple-simple lamang po, birth certificate. Okay? Hindi po kailangan mag... Oh no. Hindi po kailangan magpa-DNA test. Secondly, kailangan mo natin ng proof of good moral character. Yes, kasi magiging scholars po tayo. So, kailangan, di ba, good moral standing. Hindi yung pasaway masyado, no? Very, very light lang. Certificate of Acceptance from DOH Partner Medical School. I will emphasize, kailangan ho, para maging eligible ka for the DOH scholarship, kailangan natanggap ka na muna sa isa sa mga 13 DOH Partner Medical Schools. Yun po talaga ang critical dito. Kasi hindi nyo po ma-avail ang DOH scholarship sa hindi Partner Medical School. Next, affidavit of no existing scholarship grant. Certificate of Residency from Barangay. So kung kayo ay tanga taga barangay Dimagi pa, di ba? O di kaya barangay Makasalanan. May ganun talaga ng barangay, no? Yun, kailangan nyo pong humingi kay Kapitan, no, ng Certificate of Residency. And of course, I'm sure, by this time na interested na kayo mag-apply for DOH Scholarship, ready-ready na ang inyong College Transcript of Records. At ang inyong NMAT score. Yay! Kasama naman dyan sa requirements ang DOH Scholarship Application Form po na kailangan fill-upan. And useful din po, sasamahan nyo po siya ng IT picture. Utang na loob sa ID picture po dahil scholarship application, piliin nyo naman po yung maganda-gandang tignan, yung formal. Huwag naman po yung sumi-selfie. Ay, paano nga ba mag-ano? Ano nga yung Korean heart? Oh, and the first time ko siya ginawa ever in my life. Paano ba siya? Oh, pakituruan naman ako kung paano yung gawin. At syempre, hindi po mawawala ang copy of Combined Family Income Tax Return or ITR. And lastly po, ang easy step number 3, submit documents to School Scholarship Coordinator of DOH Partner Medical School. Tama po ang inyong narinig. Kayo po ay mag-a-apply sa DOH Partner Medical School na Scholarship Coordinator. Doon nyo huunang isasubmit. Hindi nyo po kailangan lumawas sa provincial office or regional office ng DOH at lalong hindi nyo po kailangan pumunta sa Tayuman. Okay? O di ba, napakadilan nga, 3 easy steps. Kaya nga, easy steps. Okay? Love, love, love. Para masimulan nyo ho ang easy steps 1, 2, 3, di ba? Critical po sa easy step number 1 na ma-meet nyo po ang requirements ng DOH Partner Medical School, which is already outside the DOH Scholarship. Gets po natin? So usually, ang critical dyan yung NMAT, di ba? So, but
Don't you worry. Tuturuan ko kayo kung paano kayo makakakuha ng 99 plus sa NMAT. Don't you worry. I'm gonna make another video to help you ace the NMAT. So ayan, kapag ready na mo ang ating documents, pwede na mo nating i-submit sa scholarship coordinator. Pag ready na yan, go na, submit na. Don't worry, hindi po ito parang raffle draw na kailangan nyo pang lakipan ng gamit na sachet ng shampoo or pakete ng suka. Wala na kong ganyan. Kailangan po ilagay lang sa envelope and then submit to the scholarship coordinator. So that's it. Very, very easy. Let's review. Easy step number one, apply to DOH Partner Medical School. Kapag kayo po ay natanggap na sa DOH Partner Medical School, you can proceed to easy step number two, which is prepare the documents. Woo! Kapag ready na po ang ating documents, requirements, let's proceed to easy step number three, which is submit the documents to the DOH Partner Medical School Scholarship Coordinator. And then, that's it. Yay! So, ganun lang po kadali ang pag-apply sa DOH Scholarship. Three easy steps. Kung meron po kayong kakilala who will benefit from the DOH Scholarship, please do share this video with them para maabot din po nila ang kanilang pangarap. Again, do not lose hope because I will share with you all the information that you need. Lahat po ng help na pwede ko ibigay, feel free to message me para matulungan ko pa kayo sa inyong pag-apply sa mga scholarships. If you want more helpful videos on scholarship applications, studying, and life in general, please subscribe to my channel and wait for my next vlog. Thank you for watching. God bless you. Love, love, love.